Teka, asan yung motor ko? Teka lang. Yun, mga brother. Ngayon, samahan niyo ako mag-review sa isang namang episode ng review ni Juan. Okay? So, ang re-review natin ngayon ay ang Yamaha Aerox S 2019. Ito kasing motor natin yung binigyan natin. Tapos ngayon, nakaka 1,300 kilometers na tayo. So, sa tingin ko, sapat na yun para malaman natin yung performance na sa atin so far. Okay? Samahan niyo ako, ha? Teka, asan yung motor ko? Teka lang. So yung overall look niya, napaka-catchy. Tingnan niyo yung angulo, tsaka yung symmetry ng pagdesign ng motor. Ayan. So, sports bike yung dati nga niya but with the convenience of being a scooter. So, mas komportable tsaka mas convenient syempre i-drive. Tapos, meron din siyang dual LED light. Ayan. So, napakatapang ng itsura. Very aggressive which matches the overall look and theme of this motorcycle. Pagdating naman sa likod, mapapansin nyo, meron din siyang LED taillight. Napaka-simple lang pero kitang-kita naman kahit sa malayo. Ayan. Tapos ito naman yung signal lights niya. Medyo naka-usli lang siya. Hindi katulad ng ibang scoot na nakatabi siya dito sa taillight. Personally, I would have preferred that. Kasi pwedeng masagi ng bata to o masagi ng kung sino man. So, mahirap na parang hindi siya ganun ka-tibay versus pag nandito na siya sa katabi ng taillight na yan. Pagdating naman sa riding position, eto siya. Una, yung seat niya. Eto. Mga brother, again, ang height ko po sa mga hindi pa po nakakaalam, I'm almost 5'10". So, makikita nyo, lapat yung paa ko sa kalsada o sa sahig. Ayan. Medyo uro lang ako dito. Personally, medyo ako mas malayo dun sa, ano, sa dashboard ko. Ayan. Lapat pa rin ako. Tapos yan, yung leg room niya, ito. Kita nyo? Ayan, ito pa yung isang view. So, ito yung riding position ko. Ito yung sagad nung paa ko. Ayan. So, dahil mahaba yung footboard niya, pwede nyo tupi ng konti or even agitagbak pa. Ayan, nasa inyo. Ayan, kung minsan medyo pagpagod na, nagagabas ko na lang ng konti ko dyan. Pag mga medyo chill ride na lang kasi pagod na. Ayan, yan po yung space niya. Nung una akala ko masikip pero okay naman pala. Actually may allowance pa eh. Ayan o. Kita nyo. Ayan po talaga yung ano, allowance niya. Ayan. So in terms of legroom, okay naman siya. It's not as tight as you would think of it. Ayan. Ayan. Pagdating naman sa seats niya, brother, okay na rin siya. Leather seats siya. Tapos kung mapapansin nyo, yung banda rito may traction. Ayan. So, hindi siya yung plane na masyadong madulas. Personally, mas gusto ko to. Kasi nagkaroon ako ng mga motor dati na kasagsagan ng pagmamaneho ko, dumudulas ako papunta dito. So, ito, makapit naman siya. Ayan. So, tsaka yung lapad nung, ano niya, nung seat niya, okay din for me. Tsaka yung pinaka-cushion niya o yung cushion is just enough. Actually, malambot nga ito eh. So, hindi siya masyadong masakit sa puwet. Unless of course, so sobrang haba na ng biyahe mo. So kanya-kanyang sanayan and trip lang naman yan eh. And then pagdating naman sa mga shocks niya, personally for me pag solo ride, ito medyo stiff para sa akin, kumbaga matagtag. Kaya siguro yung iba, they prefer to have aftermarket shocks mapagitan to. Napansin ko lang, pag mayroon akong angkas, parang hindi siya ganun ka-stiff. Pero pag ako lang mag-isa, yun nga,
konting lubak ramdam na ramdam mo na. Same thing with the front suspension. Ito. So yung suspension natin na to, napansin ko lang, medyo may tukod to eh. May tukod tong suspension na to. So siguro ingat talaga pagdating sa mga lubak, sa mga bumps yan, sa mga ganyan. So yan, mga brother, ngayon punta naman tayo sa brakes at saka kumusta naman yung performance na to. So ang hindi nyo pa alam, ang Aerox S ay merong disc ABS in front, yan, saka meron siyang drum brake sa likod. Yan, yan yung drum brake niya sa likod. Syempre yung drum brake, it's not reliable pagdating sa mga sudden stops. Usually ginagamit ko yan for reducing speed kapag medyo nagme-minor tayo. Pero pagdating naman dun sa mga sudden stops, emergencies, tapos kinakailangan talaga natin mag-full stop, then kaya nandito yung disc brake in front with ABS na yan. Ano ba yung ABS? Ito ipapakita natin sa inyo. So, ano lang, just to share, since I use this motorcycle, getting the S version, dahil may ABS capability to, is already worth it dahil naiwasan kong ma-aksidente at least dalawang beses na. Naiwasan kong ma-aksidente pa o kaya masira yung motor ko dahil sa mga sudden lubak o may mga kamote rider at mga driver na talaga namang walang disiplina. So, yan. Yan. So, isa sa mga features na inad nila sa S version eh yung smart key system. So, the motorcycle ay keyless na. Tsaka, it runs on proximity sensors. Papakita natin sa inyo, paano ba yung proximity sensors na yon? Ito yan. So, ito yung ating keyless system. So, kailangan lang nito, nasa bulsa ko, nasa bag, usually ako ina-attach ko lang sa belt line ko. Ito. So, dahil nandiyan na siya, na-detect ng motor yung proximity ng motor dun sa susi ko. Pag na-detect niya na, magpo-connect na yan. So, by just using the knob dito sa motor, eh pwede ko nang ma-start yung motor ko. Yan. Okay. Pero, kapag ang susi ay malayo, hindi mo siya may start. Papakita ko sa inyo, ha. So, off muna natin ngayon. Tapos, itong susi na to, ilalapag ko dun sa medyo malayo. So yan, medyo nilayo na natin yung susi natin. Makikita nyo rin kung ano yung proximity sensor perimeter na nade-detect niya. Yan, makikita nyo yan ngayon. Pero ngayon, dahil malayo na yung susi, hindi na siya nag-i-start. So that's an additional security feature ng motor. Okay? Napag-uusapan na rin natin yung proximity between the key system at saka yung motor na to. Isa rin sa mga features niya is it will notify you kapag hindi pa naka-off yung motor mo tapos lumayo ka na. So ino-notify ka ng motor na to. Paano ba yun? So ngayon, yung motor natin hindi naka-off. Tapos, yung susi niya, ito. Sa akin. Ito. So ngayon, naglakad ako palayo sa motor, tapos panoorin nyo kung paano niya ako i-alarm para sabihin sa akin na, huy, yung motor mo, hindi pa naka-off, bumalik ka dito. Okay? Ito. So yan, medyo lumayo na ako sa motor ko, mga around 3 meters. At mapapansin nyo, nino-notify niya na ako kagad na naka-on pa siya. Ngayon, babalik tayo sa motor. Ito na yung susi natin. Ayan. So, clingy siya. Okay siya basta-basta pinapabayaan. Kailangan, aarugay natin siyang mabuti. Ito, isa pang kakayanan ng smart key system niya. Maraming hindi nakakaalam ito. So, mga brother, take note.
if in case makalimutan nyo kung saan kayo nakapark, o medyo maraming motor, lalo na maraming katulad yung kulay, halimbawa hindi nyo malocate yung mga motor nyo, meron siyang tinatawag na answer box system. Ano yung answer box system na yun? So, ang answer box system is may pipindutin ko lang tong trigger sa motor na to, tapos it will give out a beep para mas madali ko malocate kung nasaan yung motor ko. Eto. So, activated na yung answer box system. Ngayon, lalayo ako. Kunwari, hindi ko makita yung motor ko. Yan. Kung makita yung motor ko, nasa na kaya yung motor ko, ganito o ganyan. So, ang gagawin ko lang, pipindutin ko lang to. Yan. Yan. So, habang pinipindut ko siya, magbibigay siya ng light or signal at saka magbibip. It makes it easier for me na makita ko kung nasaan yung motor ko. So, okay, di ba? Yung video kung paano yung operate yung lahat ng keyless system na ito, antabayanan nyo po yan sa susunod na video natin. I-walkthrough ko kayo yung mga functions, paano papaganahin, pati ultimo, yung pag-unlock or pag-start yung motor na to kapag nawala na to. O nga pala mga brother, yung iba kasi nagsasabi, paano kung mawala mo tong susi na to? Di problema yan. Isa lang po talaga ang binibigay ng Yamaha na ganitong susi, but they will give you a code. Code, it's a 6-digit number. 6-digit nga ba? Mga ganun. It's a 6-digit number na if in case mamisplace mo to o mawala, may i-start mo pa rin yung motor mo. Yan. I-walkthrough ko kayo mga brother kung paano ginagawa yun sa susunod na video natin. So, para nga makita nyo yung kung paano nag-work yung smart key system. So, meron lang siyang knob dito. Yan. Merong lock, off, open, and on. Yan. So, again, sa next video natin, i-walkthrough ko kayo kung paano napapagana yan. Pero ngayon, papakita lang natin na since meron tayong susi dito, nandito yung susi natin, so it's within close proximity ng motor, pipindutin ko lang to. So, nasa open tayo, it now gives me the capability para open yung seat, yung ginawa natin kanina, or ito, yung fuel. So, kahit hindi ako nagdi-dismount sa motor ko, pwede ako magpagas. Ayan. Small convenience, but it counts. Saka isa pa, pag i-on na, so another switch lang. Kaya makikita nyo, mag-light up na yung mga gauge natin. Tapos, mag-start natin siya. Push start. Ayan. So, nag-start na siya. Papag-iwanag ko nga pala sa inyo kung ano yung mga functions na nakikita nyo dito sa dashboard natin. Medyo silaw lang ngayon eh. Maya-mayang konti. I'll take a shot para ma-explain ko sa inyo. Ayan. Ano natin? Tingnan natin yung dashboard. Ayan. Parang nag-activate ng isang small spaceship. Naka-on na siya. Start natin para makita nyo. Ayan. So, kita nyo, meron siyang RPM sa taas. So, kapag umabot na ng mga around 6,000 RPM, nag-activate na yung VVA niya. Tapos yan, yung fuel gauge. Ito yung speedometer. Saka yung time. Yan. Tapos, meron tong iba-ibang function. Gamit yung isang, may isang button dito yan sa baba. May iba-ibang function yan. So, ngayon, nasa battery siya. Ayan, may built-in na siya na a battery meter para malaman mo kung ito charge na yung battery mo or hindi. Kasi wala kang kickstart to eh. This is fully electric lang. So, meron kang battery indicator. Meron kang odometer. So, yan, gaya na sabi ko sa inyo, nakaka 1,300 kilometers na tayo nung ginawa tong review na to. Kaya pretty much may idea na tayo kung anong magandang feedback dito sa motor na to. Meron ding trip as usual. Meron ding ito, yung this is your average fuel consumption real time. So habang umaandar ka, nakikita mo to sa field na to, nagbabago-bago yan. Parang mini-measure niya real time yung fuel consumption mo.
Tapos, pagdating naman sa mode na to, yung average fuel economy, this is your running fuel consumption since nabigyan mo yung motor. So, kung mapapansin nyo, ang takbo ko na I'm running at 39.1 kilometers per liter. Ano yan, mga brother? Everyday ride, saka paminsan-minsang weekend ride. So, everyday ko papasok sa work. Tapos, ano yan, magkahalong chill at saka medyo hataw, lalo na kung naghahabol tayo sa oras. O kaya nakaka-tempt din kasi talaga hihataw, so medyo hinahataw din talaga natin. Ayan. So, sobrang okay given yung power niya, yung laki niya, at 39.1 kilometers per liter. Very good pa rin. Ayan. So, ngayon, binuksan lang natin yung ilaw ulit para makita niyo yung iba pang light indicator dito. So again, you have the automatic. Makita niyo yan mamaya. Ibig sabihin lang naka-activate yung start and stop system niya. Ito yung engine temperature. So kapag umilaw na yan, ingat na, possibly overheat. Ayan. Tapos check engine, iilaw yan if you have any problems na nagkakaroon sa makina, sa performance. So pag umilaw yan, definitely see a mechanic right away. Tapos ito, yung ABS light. Ayan, it's just an indication or indicator na ABS version siya. Ayan. Tapos ito yung ilaw yan kapag naka-bright light. Tapos ito kapag naka-activate yung... Ayan, ilan pa nga pala sa features ng motor na to na na-appreciate ko na nilagay nila is una, yung DC outlet. So, para meron ka ng portable charger sa iyong motor. So, tingnan natin kung mapapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Pero yung outlet na yun, yan, you just have to buy a car charger. Tapos, pwede ka nang mag-charge habang nagra-ride ka. Ang downside lang nito is masyado itong maliit if you're going to place yung mga standard size phones na ngayon. So, siguro yung action cam, pwede mo ilagay dito. Kung meron kang maliit na power bank, okay din lang. Pero kung yung phone mismo, hindi siya kakasya. So, bukod sa small compartment, meron din siyempre siyang ano, yung bigger compartment, yung nasa ilalim ng motor. Ito yan. So, open lang natin siya dito. Tapos, pindutin yung seat. Ayan. Tingnan natin kung yung nasa loob. Ayan. So, malaki yung compartment niya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-fit ang helmet dito. Ngayon lang natin ito. So, ito. Meron tayong helmet. Dapat nga lang pa taob or pabaliktad yung lagay ng helmet. And then, you can pretty much put jackets, gloves, o kung ano man yung mga tools pa na pwede nyo ilagay dito sa. Kasi may space pa eh, oh. Ayan. Tapos, masasara na natin siya. Has a 155cc liquid cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder 4-valve engine. It operates on V-belt automatic and fuel injected siya. It has or it produces 14.7 horsepower at 8,000 rpm at saka 13.8 newton meter at 6,250 rpm. Yan, it has a backbone frame type with telescopic front suspension at currently priced at 122,900. So, itong Aerox natin, isa to sa mga motorcycle ng Yamaha that operates in Blue Core technology. Ano ba yun? So, according to Yamaha, it has higher cooling efficiency, increased combustion, and reduced power loss. Sa madaling salita mga brother, kumbaga it was designed para ma-maximize natin yung performance at saka yung fuel economy niya. So tatanong nyo, paano ba yan brother? Ano ba yung Blue Core na yan? Paano ba na ma-achieve yung mga maximum na yan?
So ito mga Brad, papakita ko sa inyo, panoorin nyo ha. Para mas maintindihan pa natin, mas maganda, i-testing na lang natin yung power na yan sa kalsada. Okay, so tara, gabas tayo. Pakita natin sa inyo, tatimig lang tayo, hindi tayo mga ngamote, pero para lang makita nyo lang yung function na yun, at saka yung power ng motor na pagdating sa overtaking. Siyempre gagawin natin yun by obeying the traffic and safety rules pa rin. So tatimig lang tayo ng konti. Ito. Clear na after this one. Tarangkada tayo. Yan. Smooth lang. Walang kahasag-hasag. Alam mo, hindi ka bibitin. In fact, hindi pa ako naka-full throttle doon. Isa pa. Yan. So far, so good. Yan. Arangkada tayong konti. Bukan natin yung speed. So yun, ipapakita ko sa inyo yung start-stop system niya. So halimbawa ito, minto tayo. Halimbawa lang may traffic light, minto tayo dito. Yan. So kung papansin nyo, nag-stop tayo, yung engine niya nag-stop. Tapos nag-blink itong letter A or yung automatic mode niya. Ibig sabihin lang yan, every time that you go on stop, for you to save on fuel, it will automatically stop your engine. Yan. Tapos kapag mag-go ka na, instead of pressing start o kung ano pa man, eto lang, magsa-throttle ka lang, activated na naman yung motor mo. Ayan, kasi mapansin mo, yung letter A hindi na siya nagbiblink. So ready ka na kumandar ulit. Ngayon magpapaka-weirdo tayo, dahil imbis na iwasan natin yung traffic, maghahanap tayo ng traffic. Rason lang naman doon para mapakita sa inyo kung gaano siya ka-nimble or kadagi i-maneuver pagdating sa mga singit-singitan o kapag medyo traffic na. Ito, subukan natin dito. Singit-singit! Wala din, maluwag. Ano to? Nice bike, sir! MT-15 si Kuya. Okay yan. Shoutout sa'yo, sir. Ayan. Nakita nyo na pretty much lahat ng mga specs, features, saka feedback tungkol dun sa motor. Summarize natin into good points at saka opportunities. Ika nga. Okay? So una, pagdating sa power at saka speed, hindi ka talaga mabibitin. In fact, natetempt ako na sobrang ibiri tong motor na to kasi meron siya talagang, meron ganun eh. Alam mo yan, brother. Tsaka makikita nyo naman yung overall look niya, sporty, napaka-forma. Parang tayo. Biro lang mga brother. So, personally ito, gusto ko yung look na to. Aggressive, matapang, tsaka catchy talaga siya.
Yan. Tsaka plus points din syempre yung fully digital panel, nakita nyo naman para siyang nag-ooperate ka ng maliit na spaceship, di ba? Tapos yung DC output o yung charger na pwede nang isaksak sa kanya, tsaka yung malaking compartment na pwede mo nang itago yung helmet mo, kasi dati na nakawan na ako ng helmet ang nakasukpit lang dun sa helmet holder ng motor eh. Tsaka yung ABS. Yung ABS talaga, it's really worth it. In fact, yung binibigay ko siya, kinukumpara ko yung standard versus dun sa S version. Hindi ko na tinitingnan yung iba pang features eh. Kumbaga kung worth it mo yung ABS. And marirecommend ko, worth it yan. Safety talaga. Na-prove ko na yan sa sarili ko. So, pero again, nasa sa inyo yan mga brother. Pagdating naman sa mga opportunities, ika nga, ang tank capacity niya kasi yun nga, 4.6 liters. So medyo maliit siya. Kung city driving, commute, going to work, pauwi, okay lang siya. Pero kung long ride, medyo makakailang gas ka rin. Yan. Tsaka yung suspension niya, lalo na kung solo rider ka, medyo stiff, ika nga. So soon, papagitan ko rin tong suspension na to. So syempre, i-share ko rin sa inyo. Tapos yung LED lights na, yung headlight niya, generally okay naman na siya. Okay na siya. Pero siguro ako, dadagdagan ko na lang siya for more safety features, lalo na kapag ano, kapag maulan tapos gabi. Yan, para lang merong additional ilaw na pwede nating maasahan sa mga ganong environmental factors. Yan, tsaka siguro yung last, kapag may OBR o may angkas ako si Mrs., medyo nagkakatamaan yung binti ko at saka yung paa niya. So yun lang, hindi ko lang kung pwede pang maiba ng pwesto to. Kung sakaling mag-upgrade pa sila ng mga Aerox version. Pero yun lang. Pero overall, the price, the looks, the function, the features, I would say everything is worth it. So, kung ano yung binayad natin dito, sulit na sulit, tsaka happy naman ako so far. After so far, 1,300 kilometers na pagbabiyahe. So, sa tingin ko, marami pa kaming mararating na to. Yan, salamat po sa panonood nyo. Again, don't forget to like and subscribe. Meron din po tayong Facebook page. It's facebook.com/motorniwan. Pakilike na rin po sa follow. Comment lang po kayo or mag-message. I try to reply as much as I can sa mga information po na matutulong ko sa inyo. Bago po tayo magtapos, ito, shoutout po muna. Shoutout po muna sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Kay Sir John Paul Orlello, kay Kevin Cordova, kay Gabriel Joffrey, kay Brother Romel Reyes, Sargi Tabios, kay Maran Kears, or Travis, sorry naman, kay Venom X-Files, Alvin Bautista, Kiang Jani, shoutout him dyan, AJ Gaming, Cody Bautista ng Goyong, sir, kalapit lang tayo, Jasper Beran, Paul John Corcoro at saka kay DMRPH Motovlog. Ayan sir, hindi pa tayo nagkita doon sa Moto Heritage. So, shout out po sa inyo lahat. At again, maraming salamat po. Hanggang sa mga brother. See ya!